Have a blessed day po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon, mga kapo, security personnel is about po importance po ng work permit. Kung na-topic po natin yung nakaramblag po natin yung gate pass, tsaka po yung pull-out pass, ngayon ang po pag-usapan natin about sa work permit. Gaano ba kahalaga at ano yung dapat natin gagawin pamamaraan para po magamit natin ng tama at may isakatuparan ng maayos yung purpose po ng work permit. Tandaan po natin ang mga documents na dumadating sa ating mga security, napakahalaga po yan. Kaya always po tayo dapat aware dun po sa mga work permit na dumadaan sa atin. Una, titingnan po natin dyan yung validity. Hanggang kailan po ang mag-i-start at matatapos. Kung mag-i-start po ngayon at may darating, okay ngayon po yan. Kailangan po hanapan agad. Pag tumating mga contractors, mga workers yan, hanapan agad ng work permit. Kung iyan ay may rules ang inyong company, most naman yung mga company talagay ng rules nila, work permit talagay pag may mga gagawa sa loob. Ngayon, anong oras sila mag-start dapat? Kasi tingnan nyo pa rin, lalo yung mga noisy works, baka mamaya may mga katabing opisina, nag-drill na yan sila dyan, so makaka-apekto. Pwede titingnan yung concept, ang noisy works ninyo, mag-start kayo ng ganito ha, huwag muna ngayon. Ngayon, may gagawin kayo, hindi muna. So dapat kinaklaro natin sa kanila. Ngayon, pag okay na yung work permit, nakita nyo na yung date, tama, at anong company pupuntahan nila, okay naman. And then yung mga pangalan ng tao. Dito po tayo dapat maging mapusisi sa mga papasok. Kasi tandaan po natin, ang fundamental duty ng security is to protect lives and properties. Buhay po ang mga papasok na hindi isa, ilan man yan, isa, dalawa, or marami. Pare-pares po may buhay yan. So dapat po protektahan po natin. Paano yun? Kung sa work permit, nandiyan yung mga pangalan nila. Ang una natin gagawin, syempre, kung nakalist yung mga pangalan nila dyan, hanapan natin ng mga ID. Pakilahin po natin, pila po tayo, ano po yung pakilabas po yung mga IDs, yung mga gamit po na ipapasok nila, may kitsure po nakalabas, kung kinaya itemize, i-itemize yan. Siyempre, baka mamesod sa company na papasokan nila, parehas tayo may mga gamit na ganon, pag ilinilabas nila yan, kung hindi nila na i-declare yan, mahirap makalabas yan. Ngayon, kung na-declare nila yan sa kanilang pag-entry, hindi nahanapan pa yan ng pull-out pass. Yung ngayon, na-topic natin. Siyempre, pag wala, sinabing kanila, kailangan okay naman, basta may pull-out. Pero pag wala, hindi po pwede. So, dapat, upon entry, naka-declare na po yun. Para at least paglabas nila, or pwedeng iwan na lang nila kung sakali hindi naman kailangan sa mga nadala lang nila. Iwanan na lang para paglabas nila, kailan ang pangalan kung kanino yan, madadala nila. Okay, sa pangalan, para pagpasok po nila, tingnan yung mga ID kung sila nga yan. Halimbawa, si Juan de la Cruz, ikaw ba yan? O siya nga, ipasok. Kasi bakit natin kailangan ma-notify na sila nga yan? Kasi po, iyan ang nakalagay dyan, kailangan, iyan din ang papasok. Kasi kung hindi nyo hahanapan natin kayo, kasi ngayon ang nangyayari pag may work permit, o ilang kayo, 5, 6, o 6 ito, 6 ang kasi ipasok. Gaano tayo ka-sure na yung pumasok na yung sila ngayon nasa listan, kung hindi hahanapan ng ID. So standard, isa-isa po, palabas yung ID, na valid po ah, hindi yung magpabigay ng ID nung grade, nung elementary pa yung ID nila. Siyempre ang mga contractor, minsan, hindi naman yan sila talaga, minsan hindi na pinapakita. So tingnan po natin, make it valid. Kung sabihin eh, talaga namang ang itsura nila yung ngayon, hindi yung bata pa sila, mga 30 years old na nandun pa, mga 12 years old pala, para natin ma-identify na sila ngayon. Kasi tingnan nyo pa rin yung picture tsaka yung name. Huwag kayong tatanggap ng ID na walang picture. Siyempre, nyari, Juan de la Cruz, sure ka ba na siya yan kung walang picture? Eh, kung may picture niya valid, ikukunin nyo yun. Kasi yun yung lalagyan natin ng, diba, pag may mga visitors pass. So, yun ang maiiwan sa atin. So, dapat meron yun para at least sure tayo na natin sila. Kasi mahalaga po yan dahil pag may nangyari dyan sa loob na kundaw, na aksidente yan, dahil nagtatrabaho yan, at hindi talaga ni-notify ng company na pumasok dahil wala naman siya sa master na papasok natin, security po ang magsasuffer dyan. Kaya po yan ang mahigpit yan sinasabi ko sa mga kasama ko na pagdating sa mga work permit, lalo ito na mga contractor na on and off lang tumarating, minsan once in a blue moon lang yan, mahirap po. Kung may mangyari sa lumang, nagkawala sa natin na hagilapin na wala tayong base, paano tayong gagawa ng report? So, hindi natin sinasabi na yan marami po kasi sa nangyayari na kung minsan, ang mga workers ang nagiging way para magkaroon ng problema sa loob. Siyempre, may mga tabing office dyan. Siyempre, ito po yung mga tip po dyan. Ano po? Hindi natin sinasabi na yun yung work, yung kanilang ginagawa. Minsan kasi, nagiging way din yan para mga intruders makapasok sa building natin. So, dapat, ini-scrutinize po natin mabuti. Hindi lang basta na lang tayo papasok ng papasok. Kasi siyempre, alam ba, may katabing building yan na office. Alam ba, bangko, katabi, or mga
sanlaan, ay kung butasin yung dingding niya, pumasok sila doon. So, kung wala tayong mga pinangahawakan documents na yan ay inallowed nila, ay kung nakapasok ng chinek, nagkaroon ng investigation, hindi pala yun ay kasama sa masalis na kapasok. So, mananagot ang security. Kaya dapat po, sa lahat po ng mga security, maging mabusi sila when it comes to work permit. Siyempre, halimbawa, walang nangyari. Okay. Nag-check na yung may-ari, ilan yung sasahuran, eh wala naman yung pangalan niya na doon sa ano, pumasok, sabi babayaran, eh hindi naman pinapapasok. So ikaw nga yung security ang magbabayad ng araw niya kasi nakapasok eh. So maraming pwedeng maging dahilan kapag hindi natin sinunod ng tama ang work permit na ibinibigay sa atin. Mahalaga po yan. Huwag nating baliwalain ang work permit po na yan kasi po, in return po niya sa atin po babalik lahat yan. Napakahirap po nun. Imagine magbabayad ka pa or worst case, baka pati ikaw ay magka-problema, baka madimanda o makulong ka pa kasi may nangyari po sa tao. Kapabayaan yung negligence po ng security yan. Kaya po dapat pag may work permit, maging mabusisi po tayo pagka ini-implement na po natin ang datingan na yan. Isa pa po, syempre po, halimbawa holiday. Diba? Marami, pagkaging holiday, marami ba? May tsaka yung mga ano din, ano din tayo sa mga binibigay ng mga master list ng mga company during holiday. Kung sino lang papasok, di ba po, nakagay parang consider as work permit na rin po yun eh, yung mga authorization na yon na mga pangalan na silang pwedeng pumasok during holiday. Siyempre, nagtitipid din sa company sa mga ano nila, sa mga bayarin nila kasi holiday, mga double pay yan, lalo kung mga malalaki ang sweldo. Tapos, mamaya, overtime pa, umaba pa yung oras. So, tingnan po natin kasi pag napapasok natin, kahit empleyado yan, wala sa master list, eh, magkakaproblema po. Kaya ganun din sa work permit. Kasi, siyempre, nangyari po during holiday, mga weekend, like mga Sunday, Saturday, kasi ibang sweldo niya kapag ka ganyang mga tumama sa ilalo pag holiday, di ba? Pagka mga weekend, siyempre ang computation po ng overtime yan, di ba? I think pag Sabado is 25%, pag Linggo is 30%, pag holiday pa, tapos pumasok pa, rest day pa, mas talong malaki po sa computation. Kaya nga po nag-iingat din ang mga company at nagbibigay ng list ng tao para yun lang ang papasok. Kaya ingat po tayo doon. Kasi nga po, syempre, sa mga bayarin, tayo ang magsasuffer dyan. Ngayon, kung sakali naman, ini-insist nila, syempre, ang work permit naman, meron naman po yung mga exemption to the rules. Di po ba? Sabi nga, in every rules, there's an exemption. So, ano yun? Halimbawa, wala yung pangalan doon, eh, kailangan talagang pumasok. Kasi, nakalimutan lang. Ngayon, ang gagawin po natin dyan, pwedeng ipa-countersign. Kung siya talaga yung tao, may ID, ilagay sa work permit, sa work permit, hindi pag may admin tayo, ipa-countersign doon sa admin. Para po at least, na-notify kasi po ang work permit, may kasama, may copy ang admin yan. Kailangan sa security copy and admin copy, parehas po talaga yan. Siyempre, pinipirmahan po ng admin natin. Ngayon, pag nagkaroon ng question yan, titingnan yung gate pass ng security at saka sa admin, yung pinaka-base nila yung sa admin kasi sila yung nagsasign nang nagno-notify ng pinirmahan ng kanilang mga tenant. So, ibababa sa security. So, dapat yung sa admin ng security, parehas po yung copy. Ngayon, kung napapasok ng guardian at wala doon sa copy ng admin, magkakaproblema po tayo doon. So, kaya nga lang, dapat ang i-check ninyo, huwag kayong magbe-base doon. Lagi din. Katulad din sinabi ko sa gate pass, huwag kayong magbe-base doon sa hawak nila. Kasi ang work permit, may hawak din yan yung mga papasok. Diba? Yung foreman nila. Eh, malay mo, doon sa work permit, may in-edit lang sila. Hindi naman pala kasama. Pagdating doon sa ano mo, iba. Diba? So, dapat po doon, ang gagawin ninyo, ang titingnan nyo rin na basis doon is yung hawak po natin ng mga security na work permit. Yung ano yung mga pangalan. Kasi hindi nila pwedeng dagdagan yun kasi hawak natin yun eh. Diba? So, doon po, para at least valid na valid po yung ating mga documents at na pinapapasok is yun talaga. Ngayon, pag wala nga po at gusto lang isama, pwede naman, pero kailangan nakanotify palagi ang ating admin. Just in case na weekend yan or walang pasok, gabi sila pumasok, walang admin, pwede naman ating through text, through messenger, ang dami na ngayon, mabilis na ngayon eh. Diba? Or email nila, madali naman, yung mga boss naman, kahit sa gabi, kaya nila i-sign yan through email. Diba? Kasi po-forward lang sa officer yan, na pinapayagan nila. So, gano'n, gumawa tayo ng mga paraan na talaga namang hindi tayo magkakaroon ng problema. Kasi hindi tayo pwede mag-decide ng mga gano'n, lalo na yun ay usapin pang ano yan, na mahalaga yan. Kasi, syempre, papasok yun eh. Tapos, wala doon. Eh, kung nagka-problema, tapos hindi na notify ng ating pinaka-boss, ang admin natin, magkakaproblema po tayo. So, dapat po talaga pagdating sa documents, mabusisi at maingat po tayo dyan. Kasi sabi nga, documents, ano po yan, hard copy yan, ayan talaga, kailangan doon tayo. Ngayon, kung talaga may mga concern sila, eh,
kailangan nilang makipag-coordinate din. Huwag tayo mag-decide on our part. Kasi nga po, magkakaproblema. So, ganun po halaga nating tandaan yan. Ha? Yan po ang sinasabi. Dapat palagi i-scrutinize natin. Alam natin kung ano yung dapat. Kasi nga, napakabilis po tayo magkaroon ng negligence pagdating sa doon pag hindi marunong. Dahil tatamad-damad pagdating sa mga usaping trabaho ng security. Kasi napakabigat po ng ating ipinatutupad. Imagine mo, lalo pag wala na ang mga management, security lang naiiwan, lahat sila, lahat ang mag-decide niyan, kailangan coordinate lang. Kaya dapat yung officer din po, kahit kayo off-duty na, kailangan nakaalalay pa rin. Kailangan po natin alalayan yung ating detachment, kahit po sabi na, trabaho natin is 24/7 po talaga. Kahit nakatulog ka na, kahit ano ka pa dyan, basta mag-message ang boss ninyo, mga ano kailangan po initiate, yan po yung trabaho natin. Hindi biro. Kaya nga po din yung mga naka-duty, kailangan pagdating sa documentation, maging maalam po tayo lahat po. Basta document yan, yan yung work permit, especially po, napakahalaga kasi mga tao ang papasok. Hindi ko sabi hindi mahalaga yung iba, most probably lahat, pero especially itong mga work permit. Kasi involve ang mga tao dito. Kasi unang-una, isa pa rin, hindi natin sinasabi ano po na yung mga pumapasok sa atin ay talaga namang kilala natin. Mali natin kung nakuha lang nila yung mga barka-barkada lang yan dyan. Hindi naman pala talaga inallowed ng company yan na kapasok sa atin. Nagka-problema. Yun ang malaki. At saka isa pa po, syempre, kung misa sa mga intruders nga po, napapasokan tayo, kaya sila pupunta para lang magmatsyag, tingnan lang at gagawa ng hindi maganda. So yun po, kailangan po talaga meron tayong mga kaparaanan. Marunong tayo mag-scrutinize. At paano po yun? Iwasan natin yung tatamad-damad. Kailangan pagdating, just focus sa work mo. Alam mo kung anong gagawin mo. Emphasize mo yan. Specify mo yan. Ito po yung dapat. And especially, ano yun rin yung house rules? Inform nyo rin sila. Pag sinabi nyo, oh, bago ko ba kayo rito, first time nila nakapasok sa building namin or sa company namin or palalagi na. Sabi yung first time, okay, ito yung aming house rules po ah. Hindi allowed ang ganito. Hindi pwede yung ganito, especially sa smoking, dress code. Yan ang mga kadalasang ano eh. Diba? Yung safety. Kung kayo po ay mag-welding, dapat may ganito po kayo. May ganyan po dapat. Pag-aakit kayo dapat sa mga tatas, dapat may mga harness po tayo. So, dapat binibrief po natin sila sa mga ganyan. Para at least aware sila. Hindi po pwede, hindi namin alam eh. Pag nasabihan nyo na, okay na po yun. So, yun lang pong mahalaga. Basta napaka-importante po dapat. Double checking po tayo sa mga IDs ng papasok sa atin. Para po at least sa ganun matapos ang duty natin ng maayos. Hindi bali tayong pagod, basta ang mahalaga ang outcome ng trabaho natin. Eh talaga naman po kaiga-igaya at higit sa lahat po, napipreserve natin yung safety and security kung saan tayo nakasan. So ayaw po, maraming salamat at nakatulong po nawa ang aking pong vlog na ito at higit po sana ipag-ibayuhin pa natin ang ating pagtatrabaho, lalo po sa mga company kung nasaan tayo, para higit po magtagumpay ang mga building, ang mga agency na maraming matulungan, especially mga security. Huwag po nating hayaan na matapos ang araw natin nagtatrabaho na walang bunga. Kailangan po palaging mabunga siya. Na ibig sabihin po, maraming makakapag-dun sa bunga ng ating tinatanim. Sabihin, maging safety yung nasa paligid natin, especially yung company, yung mga tao na nasa paligid natin. Yun po ang aim natin. So maraming salamat and have a blessed day po sa ating lahat.